Ayan mga kabarangay, magluluto tayo ng masarap na fish fillet with tausi. Ayan talaga naman. Ayan, meron tayong isang isda, medyo malaki. Comment na lang kung anong klaseng isda to. Pero alam ko ito ay isang klase ng maya-mayang bato, mga idol. Pero napakaganda ng laman nito. Talagang pinipili ito sa mga palingki at napakaputi nito ang kanyang laman at medyo matigas. Ayan. So, ganito lang aking sistema na pag-pispili. Ayan. Ano, siyempre, tinanggal natin yung tinik sa gilid at ayan. At tinanggal na rin natin yung balat. At may tinik pa sa gitna niya, dapat tanggalin din natin. Siyempre, dapat boneless na boneless po ang ating pispili rito. Para walang sabit pagka ito yung ating kinain. Ayan, para kumain ka na rin sa restaurant pagka ito ang iyong niluluto. Ayan, ganyan lang kabilis, kadali mag-pispili ng isda. Ayan, di ko na pinakita step by step, pero madali lang sa mga medyo marunong. Pero kaya naman kahit sino yan. Ayan, at hiniwa lang natin medyo panipis na paislanting. Ayan, ganyan lang ang hiwa ng ating napili nating isda. Ayan, una-una, tiniplahan natin ng limon. At syempre, yung ating seasoning. Ayan, lagyan lang natin ng seasoning. Asin, syempre, paminta at magic sarap. Bitchin, mga idol, pwede nating lagyan, syempre, para sumarap ang ating pispili. Ayan, at syempre, timplahan na natin yan para ipipreto na natin. Lagyan natin ng harina, cornstarch, 1 pirasong itlog, at syempre, tubig para makumbine ng kanyang butter. At syempre, tansyahin na lang natin kung gaano karaming tubig at kung gaano kalapot ang ating isda rito bago natin epepreto, mga kabarangay. Ayan, ayan, nagprepare tayo ng ating kawali. At syempre, ayan, epepreto na natin ang ating pispili na timplado na. Ayan, syempre, pretohin natin na maigi at medyo i-crispy rin natin para masarap ang ating pispili with tausi. Ayan. So ayan na nga, luto na ang ating pritong pispili. So hanguin na muna natin. At syempre, gagawa na rin tayo ng pinaka-sauce niya. At yung pinanggamitan natin na nagprituhan nga pala natin, yun na rin ang ginamit natin. So ayan na nga, nag-prepare na tayo, nag-isa na tayo ng bawang, luya. At syempre yung sibuyas, ayan, igisigisa lang natin, pampa-aromatics mga kabarangay. Pampasarap yan, syempre. At nilagay na natin ang ating tausi, medyo matigas ang ating tausi. So may bread kasi na medyo matigas, pero luto naman na yan. So ang gawin natin, isama na rin natin pag-isa ang ating tausi. At syempre yung ating red bell pepper, isama na rin natin pag-isa. At meron tayong kalahating buo ng ating chicken cubes. Ayan, at syempre halo-haloin pa natin mga idol. Ayan, gisa-gisa pa natin. At saka maglagay tayo ng isang sachet ng oyster sauce. Syempre pampalasa yan, pampasarap. Pero kung wala naman tayong oyster sauce, pwede naman tayong magdagdag ng soy sauce na lang. At ayan, nalagay na po natin ang ating chicken stock. Kung wala tayong chicken stock, tubig po, sariwa, pwede. Ayan, naglagay tayo ng konting soy sauce. So, ginamitan natin ang takip. Huwag po natin ibuhos ng diri-diretso. Baka maparami po ang paglagay natin. Sayang naman. At syempre, huwag marami aalat yan. At syempre, kalahating kutsarang suka. Ayan, naglagay na rin tayo. At kalahating kutsarang white sugar. So, optional po. Kung ayaw niya medyo manamis-tamis. Ayan, at syempre, naglagay tayo ng pamintang durog. At kunting bitchin, ayan, pampalasa ng ating sauce, ng ating pispili with tausi. Mga idol, talaga naman napakasarap. So ayan na nga, nung naluto na, naglagay na tayo ng cornstarch. Siyempre palaputan natin ng konti. At siguraduhin lang natin, tansyahin lang natin. Huwag natin basta-basta ibuhos ng pabigla-bigla ang ating cornstarch. Dahil baka magmukhang pandikit ang ating sauce. Ayan, siyempre, medya-medya lang. So ayan na nga, nilagay na natin ang ating pispili na naka-fried na syempre with spring onion. Syempre pampasarap, pampaganda ng kulay ang ating spring onion. So ayan na nga, luto na ang ating pispili with tausi mga idol, na talaga namang napakasarap na ganitong klase ng sistema. Pwede natin lutuin sa ating mga kantin karinderya, sa mga kantin concessionaire mga idol, sa mga restaurant, ayan, sa mga handaan. Ayan, napakasarap na ganitong recipe. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat mga idol. Ayan, at sa mga gusto ng order ng ating suka sarap, ayan, nasa Lazada ang ating suka sarap at ang ating bagnit bagoong na nasa Lazada at Shopee. Ayan, maraming salamat sa umorder sa araw na to. Napakarami pong umorder ng ating bagnit bagoong at syempre ng ating suka sarap. Ayan.